ngayon titimplahan ko yung pang ano ko sa lagay ko sa loob ng ano ng pusit. Okay. So let's put konting ano. Lalagyan ko siya ng black pepper. Tapos I'll put the salt here. Yes, salt. I'll put also magic sarap. Lagyan natin ng magic sarap parang may lasa. Yes. Okay. So okay. So ilalagay na. Haluin muna natin. Gamit ng maliit na spoon. Eh, nilalagay ko dito, nilalagay ko siya ng tomato, onion, and the spring onion. Yun yung nilalagay ko sa loob ng pusit. Okay. So, let's put now. Isasama ko to siya mamaya sa ano, yung pag malapit na yung gini-grilled ko na ano, pata. Instead na i-defry ko yung pata, i-grilled ko lang siya. Lagay ko sa oven para hindi ako mahirapan. So, pag malapit na siyang maluto, itatabi ko to doon. Okay. So, yun. I-diin pa ng konti. Yung dulo na ano, dulo ng sandok yung ginamit ko, parang madiin siya. Huwag lang masyadong buntisin. Kunti-kunti lang. Ayan. So, yung ulo kasi, ipapasok ko siya dito. Ito, yung ulo niya. So, ayan. Tapos tatahiin ko to. So, pero hindi ko to agad-agad ilagay sa oven. Marinate ko muna to. At least mga 30 minutes tatabi ko siya. Pero hindi pa to natahi. So now, yung isa. Lalaki ng mga pusit ko. Dalawa lang yung lulutuin ko. Yan, dalawa. Laki niya eh. Madali lang kasi ito siyang lutuin. Pag sobrang tagal mo siya niluto, magiging elastic. So, yung paluto na yung ano, yung pata. Actually, luto na yung pata. Anuhin ko lang siya eh. Ilalagay, binuano ko yun, pinapalambot ko kasi siya. Gawin ko lang siya magiging golden brown. At mag-crispy siya. So, pag mapalapit lang matapos, ilalagay ko na din to. Kamayan ko na. Malinis yung kamay. Malinis yung kamay ko. Ayan. Tapos, ilalagay ko yung ulo niya. Ganun. Kuklose ko siya lang. Ganun. Ah, teka lang. Hindi pala bumabo sa baba. Ayan. Kunting tusok. Parang mag-ano sa ilalim. Ayan. Ayan. Tusokin natin ganun. Ayan. Sa akin din na ganyan ko. Okay. Tapos, tatahiin ko rin ito. Ayan.
ipo-close ko siya dito sa ulo. Ayan. Tapos, itong dalawang mahaba, ipapasok ko siyang ganun. Ayan. Diba? So, ngayon, tatahiin ko siya. Ayan, diba? Ma'am, lalaki nila. Bukas mo na tayo ng kamay. Now, tatahiin ko na siya. Ito, kaso nga lang, purple yung ano, kulay ng na, ano ko, pantay ko. So, okay. Hindi ako expect. Ay! Andulas. Hindi ako expert dito sa pagtatay. Pero, susubukan. Ayan. Tatayin natin. Kunting ano lang. Tahi lang, parang hindi siya mga ano. Huwag masyadong mahigpit kasi masisira, mapupunit din siya eh. Kaya mo na kahit hindi maganda, basta ano, makuklose yung mata na yan dyan. Okay, dito. Tutusukin ko rin siya. Ayan. Ayan. Tignan mo yung pagtatay ko. Masyadong maganda. Hirap eh. And then, ganun, tusok din dito. Ayan. Itang ano lang, pero hindi siya matatangka. Pag naluto to, tatanggalin din. Ayan. Yung ano, yung ink niya, yung tinta nung ano, tinanggal ko. Kasi ayoko yung magiging ano, mangitim siya. So, tinapon ko na lang. Kasi grid na ko eh. Ayoko magkaroon ng black ang kulay. So, yan na, parang kulay itim, natatamaan ko yung mata niya. Ayan. Ayan. So, kahit hindi maganda yung pagtatahi, ang importante, hindi siya maglabasan yung ano niya. Yung mga palaman na nilagay natin. Actually, hindi nga talaga maganda pagkatay eh. Anyway, okay lang yun. Okay. Ayan. Okay, ito, malambot siya kasi hindi ito masyadong pinuno. Kasi pag punuin, para siyang maano eh. Aray! Natusok ako. Ano siya? Parang ayan, so gupitin natin. Ayan. So, yung isa din, ganun din ang gagawin ko. Same lang gagawin ko sa isa, tatahiin ko din. So, ayan. Tapos ko na natahi yung dalawang ano, yung dalawang pusit. Eto, kasi ilalagay ko to sa oven. Ngayon, ang gagawin ko, imamarinate ko siya for 30 minutes. Ilalagay ko muna siya sa fridge. So, ilalagay ko sa oven pag mag-cooking time na ako doon sa crispy patak.